Hello mga kabayan, mga kakusina. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, narito ako sa aking munting kusina at samahan niyo muli ako sa aking pagluluto ng isang panibagong recipe. At bago kayo magpatuloy na panonood, please don't forget to like, share, and subscribe doon po sa aking mga bagong viewers. So salamat po, simulan na po natin yung aking pagluluto at sana po tapusin niyo po yung aking next video. Narito po, at pinainit ko na nga po yung ating kawali. Sige, babago na po yung ating camera. So, simulan ko na. Unahin natin yung luya. Then, isunod natin yung bawang. Sunod na natin yung sibuyas. Try na natin yung laurel. Pagkagisa po natin, ilagay na po natin yung ating manok. Haluin na po natin para magisa siya. Magmix yung ating mga sangkap sa ating manok. Pagkagisa po at pagkahalo, ilagay natin itong patatas sa ibabaw. Lagyan na natin ng konting tubig. Ayan, 1 cups po yung nilagay ko. Then, takpan po natin. Pakuluan lang po natin siya ng 5 minuto. So guys, tingnan na natin, 5 minutes na. Ayan. Haluin lang natin. Kasi baka, kaya ko siya lagi hinahalo para yung ilalim, hindi siya masunog. Kasi manipis lang mga sumukawali. Then, lagyan na natin ng suka, 1 cups. 1 cups and a half. Lagyan na rin natin yung toyo, 1.5 cups na. Yeah. Oyster sauce. Tansyahin ko na lang ang paglagay. Paminta. Pumpkin patis. Yeah. Then, haluin ko siya. Para mag-balance yung ating mga seasoning. So, ito na yung huling halo. Mamaya, i-check ko lang yung ilalim siya. Kapag kinukuluan ko na to, check lang yung ilalim para siguradong walang susunog. Okay na. Takpan ulit natin. Pakuluan natin siya ng pakuluan hanggang sa maluto. Pero every 3 minutes po mamaya ay chichik ko siya. Pero hindi ko na ipakikita. O sige guys, balikan po natin yan ha. So guys, check natin. Dagdagan ko pa siya ng suka. Kasi kanina tinikman ko siya medyo matabang. Pero 1 cup yung nilagay ko. Then dagdagan ko pa rin siya ng konting oyster sauce. Hindi ko pa tansyado itong oyster sauce ko kasi bagong oyster sauce itong nabili ko. Yan. So guys, lagyan ko ng konting sugar. Ganito akong mag-adobo ng manok. Lay as the konting sugar siya. Yan. Bali, ano siya? 3 tablespoons yun. Maliit lang kasi yung aking ginamit. So, 3 tablespoons po siya. Medyo, ano natin, haluhaluin ng konti. Para yung ating oyster sauce ay malo. So yan guys, takpan natin. Then hayaan natin siya kuluan ng kuluan hanggang sa maluto yung ating malo. Mamaya balikan po ulit natin yan. So yan guys, check ulit natin. Wow, bango. Hinaan ko na muna yung apoy. Lagi ko lang ito ating konting ano, at last na seasoning, ating magic sarap. So yan, mga kakusina, kung nakikita nyo, marami siyang sabaw, no? Haya lang natin siyang bumaba pa ng konti. Saan natin siya. Pero bago ang lahat, ay check ko muna yung ating chicken kung malambot na. At wala na yung amoy na parang lansa, di ba? So, tikman natin itong isang piraso. Ayan, konting sabaw. Tapos, lagyan natin ng patatas. So, guys,
Napansin nyo, no, na sinabay ko yung patatas sa paglalagay sa chicken kasi gusto ko yung patatas medyo madurog-durog siya. Ayaw ko naman siyang kusang durugin ko. Gusto ko siyang madurog habang naluluto. Pero hindi naman lahat siya madudurog. Para lang maging medyo lumapot ng ano, konti yung ating sabaw. Okay na, malambot. Pero parang kulang sa konting asin o paalat. Harap. Yung patatas. Oh. So yung patatas, makunat pa rin ng konti eh. Ito. Harap. Konting dagdag lang ng konting asin. Or patis na lang natin lagay. Patis na lang ilalagay ko. Yan. Okay na yun. So guys, hayaan lang natin siyang bumaba ng konti yung ating sabaw. Pero sa mababang apoy lang kasi iniwasan ko na masunugan yung ilalim kasi manipis lang po yung aking kawali. Oh, so guys, balikan po ulit natin yan ha. Okay guys, okay na siya. Oh. Ang bango-bango ng aming sabaw. Patayin ko na yung apoy. Yan guys, luto na po yung ating pangulam. So mga kakusina, okay na po yung ating pangulam. At dahil marami yung aking niluto, dito na lang po sa aking kalangganang stainless ko ilalagay yung ating nilutong ulam. So isaling ko na po. Yes!